Hello guys! Alam mo ba na hindi mo na kailangan pumunta pa ng SSS branch para magbayad ng iyong SSS contribution? Ano ba yung SSS? Yung Social Security Services, no? So hindi mo na kailangan mamasahi pa, maghanap ng driver mo, maghanap ng mababayaran mo para pumunta sa SSS branches, yung nakipagsiksikan, na pumila doon, maghintay, magubos ng oras mo. Pero syempre may kapalit yun na convenience fee, no? Kailangan mo magbayad ng convenience fee. So mag-prepare ka at least 10 to 20 pesos na convenience fee. Imagine, i-compare mo naman yon sa oras na magugoogle mo sa pagbabayad at pagpila sa SSS branches, sa pag-fill up ng form versus sa 20 pesos convenience fee na babayaran mo, aba, saan ka pa? Kaya heto na guys, ituturo ko sa inyo yung step-by-step process kung paano tayo makakabayad ng ating contribution online. Tapusin natin ang video! Heto na guys, syempre kailangan i-download mo sa Play Store App Store ang SSS mobile application. Dapat mayroon ka ng login, kung hindi ka pa nakaregister ay mag-sign up ka para makuha mo ang iyong login kay SSS. Tara nang mag-login! So pagka-login, makikita nga ninyo na malinis din ang aking activity history dahil first time ko lang din na mag-login ng SSS mobile app. Ayan, so walang kalaman-laman. Ngayon tumingin tayo dito sa baba, mayroon generate PRN dyan. I-click natin si generate PRN and then lilitaw yan. Fill out lang natin lahat yan, anong uri daw ng membership type meron ka, please select one. And then ano-anong buwan ang gusto mong bayaran. Nakalagay na rin dyan, anong year syempre. Pagkatapos syempre, mamili ka na rin ng SSS contribution na babayaran mo. Nandyan yung mga bracket or ranges ng SSS contribution na pwede mong bayaran. So it's up to you guys. And then lilitaw dyan yung total amount. Kung okay ka na, isubmit mo lang. So ako, papakita ko sa inyo na ito yung babayaran ko na SSS contribution. Oo nga pala, 1 year na yung babayaran ko. I-okay mo lang yan. And then, ayan, bibigyan na nila tayo ng statement of account. Nandiyan na rin yung reference number na gagamitin natin kapag magbabayad tayo ng ating SSS. Hindi mo na kailangan lumabas pa ng SSS mobile app, dito ka na rin magbayad sa loob nito. Exit lang natin yan at babalik tayo sa homepage, doon natin makikita yung PRN list na na-inquire na natin kay SSS. Click lang natin yung pay na yan, and then, bibigyan na niya tayo ng mga choices natin kung saan tayo maaaring magbayad. Paymaya, GCash, credit or debit card, or sa BPI. And then, nandiyan na rin yung convenience fee na iladagdag nila sa ating babayaran. Kung okay ka na sa lahat ng details na in-input mo dyan, i-okay mo na. And basahin natin yung notification, SSS mobile reminder to ensure that your payment is successful. Please wait for 10 seconds after the GCash success screen. An alert message on successful payment will be displayed in your screen. So kung okay ka na, i-proceed lang natin yan. Huwag nating ilalock yung screen tulad ng kanyang notification. Kung lumitaw man yan, ayan na. So makikita na natin sa screen na successful na ang ating payment through GCash. Meron din tayong matatanggap na SMS and email about the payment na ginawa natin kay SSS. Pwede mo ring i-visit dyan sa SSS mobile app yung payment na ginawa mo. Sana ay mayroon kayong natutunan. Bye-bye!